Hi guys, magandang araw po sa inyo. Kumusta po? Ngayon guys, pag-usapan natin tong check system problem ng Isuzu MiX at Isuzu D-Max. Lalo na dun sa mga manual transmission models. Lumalabas yung problema pag na-park yung unit sa mainit na lugar at dun lalabas mag-check system. So ito guys, titingnan natin yung operation ng clutch switch kung tama ba. Ayan yung clutch natin, clutch pedal. So apakan natin at ito yung reading niya. May dalawang switch yan sa loob eh. Clutch pedal switch number 1 at pedal switch number 2. Yung sa number 1 guys, yan yung ginagamit sa ating engine operation o yung sa fuel consumption. Dapat naka-release yan parati kung naka-in-gear ka na, kung nagbiyahe, para nalaman ng engine control module na nag-release ka ng clutch pedal para maka-adjust yung control module sa fuel economy. Tapos yung clutch pedal number 2 na switch, ang gamit niyan para sa ating piece system or yung sa starting. Pag hindi ka nakaapak sa ating clutch pedal ng kalahati, hindi yan mag-applied. So yun yung safety features. Dapat aapak ka ng clutch pedal mga kalahati bago ka mag-start ng ating unit, yung sa ating push button. Ayan, apakan natin ng kunti. Dapat mag-applied yung clutch switch 1. Yan, nag-applied. Tapos, si clutch pedal switch 2, nag-applied rin sabay. Unting apak pa lang. Unting apak. Yan, nag-apply rin si clutch pedal switch 2. Ibig sabihin yan, may problema. Unting apak pa lang, nag-applied na si clutch pedal switch 2. Iapak pa natin ng unti. Yan, hanggang, ayan, boom, release applied. So, may problema nga siya. Yan, release applied. Hanggang pababa ng pababa yung ating apak, nagbago-bago yung reading niya. Ulitin natin. Clutch switch number, clutch pedal switch 1. Kunting apak. Yan. So, kunting apak pa lang. Nag-applied silang dalawa. Didiretso natin iapak. Didiretso. Ayun, nag-release naman ang clutch 2. Yan, nagre-release kahit didiretso yung apak mo. Yan, nag-release pa rin. Nag-release. Halos mga lahati na yung apak natin. Yon. So, problemado yung clutch switch natin. So, dapat palitan na yan. Asan ba nakalagay yung clutch switch natin? Andito. Sa ilalim. Yan. So, yan guys. Papalitan natin yan. Nasa 1.5. So, ganun lang. So, ito na guys, yung ating clutch switch. Luma. Yung luma natin. So, ito yung part number niya. So, ito yun. Bago. So, ikakabit natin to dito. Yan, dyan. Yan, oh. Pasok. Paano ba yung tamang adjustment niyan? Patay tayo nito.
dapat takadiin. Ayan o. Tingnan natin kung may play ba itong clutch natin. Ayan, may play ba. Ayan o, may play. Higpitan na lang. Kita mo? Isa din man kung wala yung silikon, no? Release daw. Release. Ayan. Kao. Tapos. Abakan natin na unti. Unting apak lang. Yan, applied si clutch pedal switch number 1. Tapos ibaba pa natin ang apak. Yan, ababa pa. Hindi pa rin nag-applied. Yan, nangalahati na tayo. Doon pa nag-applied. So yun yung tama. Hindi katulad ganina. So kunting apak. Applied ang clutch pedal switch 1. Tapos mangalahati ka na, doon pa mag-apply ang clutch pedal switch 2. Wala nag-release. Yan, so wala na. Normal na. So, ganun lang guys. Ayos na. Sana po meron kayong natutunan sa video na ito. Salamat po sa panonood. Bye-bye.